Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw na ito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po, isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ang pagbiyahe na naman ng Pangulong Marcos palabas ng bansa. Dito sa Philippine Star na headlines, ito, Marcos off to Jakarta for Prabowo inauguration. Okay, so may president-elect, may bagong presidente at vice presidente na nahalal sa Indonesia, at ngayong araw na ito ang kanilang inaugurasyon. So kahapon umalis ang Pangulo, of course kasamang Unang Ginang at ang napakaraming alipores. Yan, biyahe na naman, gastos na naman ng taong bayan. So President-elect Prabowo Subianto and Vice President-elect Gibran Raka Buming Raka. Itong Vice President-elect, yung Gibran, anak po ni outgoing President Joko Widodo. So, yun po ang kaganapan sa pagbiyahe-biyahe ng ating Pangulo. Okay. Bago lang, I think within this month lang, October, galing po ang ating presidente sa Laos, nag-attend ng ASEAN Summit. So, ibig sabihin, for month of October, nakadalawang beses yung biyahe palabas. Ay lost count kung pang ilang biyahe na niya ito abroad. Kaya lang, halos buwan-buwan, lalo na yung first 2 years niya, buwan-buwan halos nagabiyahe. Medyo na minus-minusan na lang ngayon. Siguro, medyo tinatamaan na rin sila sa maraming nagre-reklamo na bakit biyahe ng biyahe ang Pangulo. Itong mga ganitong biyahe na mag-atin ng inaugurasyon, okay lang ito. But yung ibang mga biyahe kung saan-saan nagpupunta, yun lang isubra na. Okay? Yung biyahe ng biyahe na ang rason is mag-attract ng foreign investors. Nung una, yung mga biyahe niya, palaging ibinibida yung mga pledges, mga pangako. Billions of dollars ang ibinibida noon na pledges. Eh, nasaan na ngayon yung mga pledges? Okay. So, kapansin-pansin, itong biyahe niya sa Laos, ganun ulit. Nag-convince siya ng mga businessmen from Laos na mag-invest sa Pilipinas. Mayroon bang nag-commit? Mayroon bang, kahit pledges, wala akong nabalitaan. Kasi nga, medyo mas angat man tayo sa economy natin, ano? Mas angat ang economy ng Pilipinas kumpara sa Laos. Anyway, ganyan talaga. Napakasipag, kuno, ang presidente. Kaya kahit siya magpunta, palaging nanghihikayat ng mamumuhunan. Kaya lang, masakit na katotohanan dito sa yung 5 founding members ng ASEAN, tayo po ang may pinakamababa in terms of foreign direct investment. Bakit?
Okay, ito na lang. Yung mga titles ng Pilipinas, tayo po ang traffic capital in the world. Sa TomTom Traffic Index, tayo po ang number one na pinakamatinding traffic sa buong mundo. Yung travel time in 10 kilometers sa Metro Manila, 25 minutes and 30 seconds. So, ang tagal. 10 kilometers lang eh. Kung dyan ka sa highway nga hindi masyadong matraffic, 10 kilometers, 10 minutes lang yan dapat eh. No. Okay. Comparing it to our neighboring cities, ano, sa Singapore, sa Jakarta, sa Bangkok, Thailand, saan pa? Sa Malaysia, yung Kuala Lumpur, less than 20 minutes ang travel time sa mga metropolitan cities, yung capital. Less than 20 minutes, kabot na sila, na-traverse na nila yung 10 kilometers distance. E sa Pilipinas, 25 minutes and 30 seconds. Yan na po ang pinakamahabang biyahe sa buong mundo when it comes to metropolis. Kaya traffic capital. So, kung ikaw mamumuhunan ka, grabbing traffic, plus, ano pa, ang bagal ng internet, ano pa, ang taas ng singil ng kuryente, ano pa, napaka-grabe ang red tape. Red tape yung pasikot-sikot, ang hirap kumuha ng business permit. Red tape ang tawag doon. Ano pa, corruption kaliwat kanan. Palala ng palala ang corruption sa Pilipinas. Sa corruption index, number ano tayo eh? Sa 180 countries, number 115 tayo sa ranking. Ano? Ang number one, less corrupt, Denmark, Norway, Singapore, number 5 nga less corrupt. Ang Pilipinas, 115. Napakababa ang ranking natin. Ibig sabihin, grabe ang corruption, number 115 out of 180 countries. Ano pa? Magulo. Yung may tinatawag na Global Peace Index. Sa ASEAN countries, there are 10 countries sa ASEAN, number 9 tayo ranking. Ibig sabihin, magulo. Ang tinalo lang natin when it comes to peace and order is Myanmar. Mas tahimik pa ang Cambodia, ang Laos, ang Vietnam. So yun. Sa buong mundo, 134 tayo out of 160 countries. So napakababa yung ranking natin when it comes to peace. So magulo, matraffic, kaliwat kanan ang corruption, mataas ang singil ng kuryente, mabagal ang internet, red tape, pasikot-sikot ng iba. So, paano ka maka-attract ng foreign direct investment? Kaya, yung biyahe-biyahe ng Pangulo, okay lang ito, itong mag-attend ng inaugurasyon. Trabaho talaga yan ng head of state. Kaya lang, yung ibang biyahe noon na, wala na. Alala niyo, nung kaupo niya, nagbiyahe papuntang Singapore. Ano yan? Manood lang pala ng F1 car race. 2022 yun ha. 2023, inulit pa niya. Kasagsagan pa ng mga bagyo. Timing lang ko no, may magsasalita daw yung summit. Ano ba yun? Kaya lang, sinabay panunod ng car race. Oh. Kakapagtaka, for this year, hindi na pumunta. Kasi, yan na. Nag-iingay na ang taong bayan. Binabatikos na sila sa biyahe ng biyahe. So, these are the legacies of the president. Maganda naman yung
paano siya matatandaanan ng mamamayang Pilipino at the end of his term? Oh, ito na, most troubled president. Wala nang makakaagaw sa kanya yung title na yan. Okay lang sana, most troubled, kung natuloy karamihan yung mga pledges, kailang hindi. Kakaunti ang mga negosyanteng namumuhunan, kakaunti rin trabaho, kaya maraming mga Pilipino palabas pa rin ang bansa. Yung mga OFWs na umasa noon na bayan babangon muli, yung mga OFWs na sumuporta sa kandidatura ng Bongbong Marcos Jr., umaasa na babalik na sa Pilipinas, sorry na lang, magtatatlong taon na, the same pa rin. Humihirap, pahirap ng pahirap pa rin ang buhay sa Pilipinas. So, good luck sa pabiyahe-biyahe na ating presidente.